magde-decide ng happiness mo. So parang ako, simula nung parang nagising na ako, parang ano na lang ako eh, parang may time. Totoo pala yung ano. Ah, totoo to ha, no joke to ha. Kasi alam ko ngayon sa sarili ko na ibang-iba ako ngayon compared before. May mga nabago sa akin, malaki yung nabago sa akin compared before, kung ano ako before. Sobrang laki yung nagbago sa akin. Since monthly naman natin, yun na yung topic natin. Hindi, kasi ako before, aamin ako parang, toxic ako, aamin ako. Sino ba naman hindi dumaan doon? Immature ako, aamin ako. Yung mga simpleng bagay, parang, mabilis, ginawa akong big deal. Hindi ko naman kasi sinasabing perfect ako. Sino ba naman kasi perfect? Wala naman ganun ginawa si Lord, diba? So, before, a few days, alam ko, lahat big deal. Sobrang sensitive, sobrang immature, competitive, sobra. Tapos, sobrang toxic ko, as in. Same, alam ko sa sarili ko yun. Sobrang toxic ako, as a person. Kaya yung mga tao, eto ah, kaya yung mga tao na nakasama ko before, noong mga times na ganun ako as a person, parang nung na-witness, yung witness nila yung gano'n ako toxic, gano'n ako immature, gano'n ako, basta sobrang lala. Kaya yung mga taong namita ko sa ganung phase ng life ko, ng sarili ko, parang, kasi hindi nila alam, kasi hindi nila ako kilala ngayon, parang sinasabi ko sa isip ko na parang, siguro dun sa mga taong hindi ko nakakausap ngayon, na hindi nila nakita o nakilala kung ano ako ngayon, siguro nabubuhay pa din yung dating ako sa isip nila, dun sa mga taong nandun sa past ko. Hindi ko nabubuhay yung ako, yung dating ako dun sa kanila. Parang sinasabi ko lang na, sad lang, no? Kung pwede lang natin ipa-realize sa kanila na hindi na tayo patulad ng taong nakilala nila before, na toxic, na, and parang, basta, kung mapaparealize lang natin sila. Pero hindi naman na natin yun responsibility. Kasi iba na nga tayo ngayon. Iba na din yung environment ko, iba na din yung circle of friends, iba na din yung mga ginagawa ko. So, parang ako, parang, okay na yan. Alam ko naman na panahon din yung magpaparealize dun sa mga taong yun. Kung ano ako ngayon, diba? Lalabas at lalabas din naman yan talaga. So, parang ako, parang, alam ko sa sarili ko na hindi na talaga ako katulad ng dati, guys. Actually, nung nag-start ako sa Kumu, nandun pa yun, nabubuhay pa yung ganun. Parang nabubuhay pa yung ganung self ko. Siguro, mga half. Hindi naman. Basta mga bago ako. Basta may times na pumasok ako sa Kumu, kilala ko pa rin yung sarili ko na ganun ako. Na may meron pang konti na hindi nawawala sa ugali ko before. Not, hindi naman ugali, pero lalo na sa pagmamahal, ganyan. Alam ko na yun yung pinakalas na nabago ko. Sa lahat. Attitude ko, kung paano ako makisama sa mga kaibigan ko, sa tao, at kung paano ko intindihin yung mga tao sa paligid ko. Alam ko yun yung na-workout ko talaga ng, ano daw? Wait. Tapos parang, yun yung mga unang na-workout ko kasi. Yung, ano, oo, totoo, Sheila. Parang yung pinaka-last na na-workout ko, aminado ako, is yung sa love. Kung paano ko i-handle yung sarili ko when it comes to love. Alam ko yun yung pinaka-last na na-workout ko, which is happy ako kasi ngayon na nakikita ko na yung difference. So parang, ako kasi talaga before, wala akong pakialam kung, di ba? Wala akong pakialam kung, sige, love, mahal kita eh, bigay ko, ganito, ganyan, sige, laglag ka dyan, lambot ka dyan, parang ganun. Decision dito, decision doon, wala kang pakialam kasi masaya ka. Mga ganun bagay. Na, nagpa-realize sa akin na, shocks yung mga bagay na ginagawa ko, yung mga decisions na ginagawa ko pag masaya ko, hindi maganda. It's a no-no. Hindi siya maganda. Okay guys, magbagsak kayo, yung goal natin. Hindi siya maganda, guys. So, kailangan pag magde-decide ka, gagawa ka ng kahit anong decisions mo sa life, that kalmado ka. And, sure mo na talagang ready ka. I mean, ready ka dun sa magiging decisions mo in the future, yung mga mangyayari in the future. Dapat handa ka. Hindi lang yung current situation yung iisipin mo. Parang yung future, ano ba yung magiging effect nito? Ano ba yung mangyayari kapag ginawa ko to? Mga ganon. So, kailangan talaga pag-iisipan, di ba? So, parang ako, hindi ko pinagsisisihan na may mga binagawa ko sa sarili ko. Though may mga part na nakakalungkot. Kasi yung mga bagong taong nakikilala ko ngayon sa mga friends, sa mga sa work. Kasi hindi, parang nakakalungkot kasi hindi nila na-meet yung dating ako. Na parang,
sobrang hindi ako marunong maghindi, ganyan. Actually, yun pa yung isang win-workout. Kasi hindi, pero alam ko na nakapag-adjust na ako. Kasi hindi ako dati hindi ako marunong humindi, ganun. Hindi ako marunong mag-no. Kahit ayoko, hindi ako mag-no. Ganun. Kahit ayoko itong ginagawa, ipapagawa mo sa akin, hindi ako mag-no. Ganun yung, ngayon napapractice ko na siya. Parang, wala, parang na-realize ko lang na, na parang na-realize ko lang na, nakakatuwa kasi, nakakatuwa kasi, kahit may mga binagawa ko sa sarili ko before, yung mga dapat ko pala, yung mga dapat ko pala, yung mga binago ko pala sa sarili ko, nung ano ako before, yun pala yung pinaka, makakapagbigay sa akin ng peace of mind, yun pala yung makakapagbigay sa akin ng happiness. Nakakala ko before, shucks kapag ginawa ko to, baka mamaya malungkot lang ako, ganito, wala nang ganito, wala nang ganito. So, hindi pala yun. So, hindi mo talaga malalaman if hindi mo itatry. So, ngayon, hanggang sa, ano na nga, parang, ngayon, lagi kong sinishare sa iba kong friends na parang, dati kasi, hindi ko pinag-iisipan yung mga decisions na gagawin ko sa life. Basta masaya ako, go talaga ako. Ngayon, parang sobra yung control ko sa sarili ko, sobra yung hawak ko sa sarili ko, hawak ko sa lahat, sobrang higpit. Na alam ko kung ano yung mga priorities ko. Parang ano talaga ako, parang sarili. Parang iniisip ko talaga muna kung ano yung mapipili ko kaysa dun sa ibang tao. Hindi ko na talaga sineseconded yung sarili ko. Totoo pala talaga yun. Ngayon ko lang siya nare-realize. Oh, tama, may mga limitations na ako, endpoint. Ayun, so nagiging honest naman ako sa mga taong nakapaligid sa akin. Kung ano na ako ngayon. And syempre, hindi ko mapipilit yung mga taong hindi tanggap kung ano ako. Kasi ako, wala na din akong pakialam if hindi nila ako tanggap or hindi nila matanggap kung ano ako. Kasi, parang, sorry, eto na ako eh. Parang, eto na ako. Hindi ko na kaya magbago para sa tao. Eh, nagbago na nga ako eh. Binago ko na to para sa sarili ko. Thank you, user 1468, 37, and 40. Ayun, so parang, change talaga, nung nag-change talaga lahat, parang binago talaga yung buhay ko. Parang ang dami kong na-realize. So, dati parang, shucks, ako pa yung nag-a-adjust para sa iba. Basta masunod ko lang kung ano yung masaya, kung saan sila masaya. Pero ako, hindi ko naisip yung sarili ko. Hindi pala convenient yun para sa akin. Hindi pala. Yes, Aries to, guys. Hindi pala ako okay dito. Pero dati ginagawa ko yun kahit hindi ako okay doon. Basta magawa ko yung gusto nila. Kasi, ganun ako eh. So, parang wala lang. Nakakatawa. Kasi, ngayon, alam ko na kung paano ko hawakin yung sarili. Parang sa friends, hindi na din ako takot mawala ng friends. Compared before, sobrang sensitive ako when it comes to friends. Natatakot ako na mawalan ako ng kaibigan, natatakot ako mag-isa. Pero nung naramdaman ko, nung naranasan ko na parang mas masaya pala kapag yung konti lang, pero totoo, ganun. Ganun. So ayun, pagalawin niyo ang baso! Wow, Ross, thank you! Actually, dati kasi, basta takot ako. And sobrang competitive ko. Shucks. Aminado ako na ganun ako. Pero before yun, guys. Before yun. Kung may mga taong magtatanong naman talaga kung ano talaga ako ngayon, alam ko sa sarili ko na nagbago talaga ako. Promise. Alam ko yun sa sarili ko. Kasi mas wala na akong pakialam kaysa before. Lagi ako may pakialam. Mas okay pala yung lagi kang walang pakialam. Mas ano ka, tahimik. Parang dati kasi parang lahat, gusto mo pakilaman, gusto mo lahat, kasali ka. Ngayon, mas okay na ako nang wala kang pakilaman. Pero, masaya ako dun sa mga tao, kung sino yung mga tao nga sa buhay ko ngayon. Kasi tinutulungan nila ako kung paano pa ako maging mas better. Without any pressure. Siyempre naman, kayo yun. Magmari pa kayo dyan. Dahil dyan, abutin na natin ito ng goal natin at higitan pa natin dahil monster naman natin, baka naman. Sige, magti-TikTok ako. Mamaya. Siyempre, kasali kayo, hindi kayo mawawala. Lagi kayo, number one ako eh, yung sarili ko. Number one si God, number two ako, number three kayo. Ay, three pa family ko, four kayo. Oh. Bongga. Kaya nga, magsisimba pa ako. Pero okay lang naman kasi sa chapel ako dadaan. Anytime na. Hindi
Hindi ko kasi alam eh. Bumababa nga yung followers ko sa TikTok eh. Kasi feel ko wala silang chismis na nakukuha. Feel ko mga BBW yun na walang chismis na nakukuha. Oo, okay na yung allergy ko. Wala na. Natalik po. Okay lang, hindi ko siya wala silang chismis na makuha.